Alright, what's up internet? So today pag-usapan natin kung bibili ka ng storage or memory, ano yung kailangan mo malaman para hindi masayang pera mo. And as usual sa video series na to, dadaan tayo sa lahat ng basic parts ng computer and then i-check off natin yan. Ito, for memory, kailangan mong tutukan itong part na to. Itong part na to, don't need to worry about that. Daan tayo sa list of parts you need to know if you're buying memory. CPU, no need to know. CPU cooler, no need. Motherboard, yes, kailangan tutukan yan. GPU, no need. PSU, no need. RGB lighting, no need. Case, yes, kailangan tutukan yan. So, for the motherboard, simple lang naman. Kung bibili ka ng hard drive or ng SSD, which are the two main forms of internal memory, for the motherboard, kailangan mo lang i-check yung drive na bibilin mo, SATA ba yan or M.2. If SATA, make sure the motherboard has an available SATA port. And if M.2, make sure that the motherboard has an available M.2 slot. There are different kinds of compatibility for the M.2, although usually medyo standard na yung sizing nito, but if you want to make sure, just check with the motherboard supplier what M.2 you're getting and if that's compatible with the motherboard. And mahalaga din, sobrang basic, pero kung SATA, usually yung SATA cables nanggagaling dun sa motherboard. And then, paminsan, matagal na, like, nakalimutan mo na nawala na yung mga SATA cables na yan if you're just upgrading. Madalas na mangyari na may papasok na customer sa shop, gusto niya bumili ng hard drive or ng SSD, yung problema, wala siyang SATA cables. So, you can either buy from the shop or mas mainam kung naligpit mo pa yon or naalala mo pa kung nasan yung SATA cables because they don't usually come with the drives. They usually come with the motherboard. Kung M.2 naman, naka-tornilyo lang yun sa motherboard. There's an M.2 screw which also comes with the motherboard. And yun, madalas yun ang mangyari na gusto mag-upgrade ni customer sa M.2 pero wala na yung M.2 screw ng motherboard niya. Again, you can buy from the shop, but it's better sana kung nandun pa rin yung on-hand mo. Mas mahirap makahanap ng M.2 screw. Yung SATA cable, medyo madali pa. Yung problema kasi sa M.2 screws, yung mga extra, usually binibenta yun in bulk. So, walang bumibili nun masyado. Pero depende sa shop. Kung nawala na yung M.2 screw mo, maybe the shop you're buying the drive from has. So, actually, yun lang sa motherboard. If it's a SATA drive, make sure there's a SATA port. If it's an M.2, make sure there's an available M.2 connector on the MOBO and make sure you have the wire for SATA and the screw for M.2. Casing naman, kung bibili ka nung internal memory, ano yung kailangan mong malaman? Most drives are either 2.5-inch, yan yung mas maliit, usually SSD size, pero may mga HDD din na ganun na size, or 3.5-inch. You just need to make sure that your casing still has an available drive bay. Ano ba yung drive bay? Actually, that's just the term for kung saan sinisiksik yung drive. So, kung may available na drive bay for the size of the memory that you're getting. Kung bibili ka ng hard drive na 3.5-inch, then make sure there's an available 3.5-inch drive bay in your casing. Ganun din sa SSD na 2.5-inch. Pero actually, kung di mo naman concern yung aesthetics, kung yung SSD, wala namang moving parts yun. So actually, pwede mo lang idikit yun kahit saan. I mean, it's not recommended. It looks ugly. Hindi maganda yung case management. I mean, you know. But if you really don't care, you just, you know, wanna upgrade your drive and wala nang available na drive bay, yung 2.5-inch na size, sobrang liit lang nun, pwede mo lang idikit yun kahit saan sa case. Kung aabot yung wire dun sa ilalim, you can just rest it on the floor of the casing. And as long as you don't jostle the case around, it should be fine. Again, this is not recommended, but if you know you really do want to upgrade to a 2.5-inch drive and you don't have the drive base, then sticking that drive somewhere, just anywhere really in the case, okay na yun, kagana. Again, and it's really up to the need of the customer. Kung wala mo siyang pakay sa aesthetics, he just wants to keep his case and he wants to get an SSD or a 2.5-inch drive, then yeah, you can just sort of lash it anywhere, stick it anywhere. Basta medyo out of the way, hindi naman magagalaw, at hindi mo rin gagalawin yung case mo. So actually, sobrang simple lang for internal memory. You just need to worry about motherboard, simple lang, and then the case, simple lang din yung requirements nila. So since feeling ko, kung ganun, hindi naman sulit tong video na to, so syempre, dagdagan natin yung konting additional information. Ano ba tong memory na to? And actually, medyo nakakalito din paminsan yung memory kasi ginagamit siya to refer to two different components in a computer.
Yung RAM, memory yun. Yung internal storage, memory din yun. So, what's the difference? They both deal with storing information, pero yung RAM, short-term memory lang yun. Yung internal storage, long-term memory. So, kumbaga yung RAM, parang nag-aaral ka nung test the night before, nagka-cram ka. Let's say may test ka sa history. Inaaral mo yung buhay ni Rizal, kailan siya pinatay, ano ba ginawa niya, kaya siya tinapon sa dapitan. Sino yung mga shota niya, mga ganun. So, lahat yun, the night before, kinakram mo sa utak mo. Kasi alam mo, lalabas yung mga yun sa test, kinabukasan. Ganun din sa RAM. Yung RAM, short-term memory, sinastore lang niya yung mga most recent instructions na in-execute ng computer. Kasi inisip ng mga programmers, malamang kung in-execute yun recently, kailangan rin matandaan or ma-execute ka agad in the near future. So, makita din yun, you're playing a game, paulit-ulit lang yung instructions sa game. So kung na-store na yung instructions na yun sa RAM, di na kailangan hanapin ng CPU dun sa kalakalaking hard drive. Nandun lang siya nakatutok sa mas maliit na short-term memory. At saka usually mas mabilis yung transfer rates ng RAM kaysa sa internal storage. So mas madali talagang hanapin yung information at matransmit dun sa other parts ng computer, no, CPU tsaka ng GPU. Kaya bumibilis yung operations ng computer, depende sa size ng RAM, kasi yun nga, hindi na niya hinahanap sa long-term memory, hinahanap na lang niya dun sa short-term memory. And just like ikaw, kung nag-aaral ka for a test, dumating ka sa test, either nasagot mo or hindi, pagkatapos ng test, nakalimutan mo na yan. Di mo na maalala saan nag-aaral si Rizal, di mo na maalala saan siya pinatay, di mo na maalala anong year siya pumunta sa Espanya, kalimutan mo na yan. Nag-cram mo na the night before, pumasok, nagamit, kalimutan. Ganon din yung RAM. Palagi nagbabago yung information sa loob ng RAM depending ano yung most recent na instructions na in-execute ng computer. In comparison, or tina natin sa long-term storage, hindi nagbabago yung contents ng internal storage. Or, of course, nagbabago, pero ikaw nagbabago. Nag-i-install ka ng program, nag-delete ka ng files, dun lang siya magbabago. Long-term memory persists even if you turn off the computer. Yung RAM kasi, pag pinatay mo na yung computer, wala nang laman yun. Yung internal storage is faster, but it keeps the information as long as the drives are okay. So to continue the analogy, there are some things you just never forget. What's your birthday? Sino yung girlfriend mo nung grade 7 na brinekan ka, tas 1 week later, kasama na niya yung best friend mo? Yung mga tipong ganon, never mo nakakalimutan. Buong buhay mo, nandun lang yun sa memory mo. Ganon din yung long-term memory nung hard drive. Basically, if you don't tell the computer not to delete it, it will just stay there forever as long as the drives are okay. So yun yung two kinds of memory, yung RAM tsaka yung internal storage. Doon naman sa internal storage, may dalawang klase. There's the hard drive, which mas luma yung hard drive, so mas familiar yun sa atin, tsaka yung SSD. Hard drives are slower and they are composed of moving parts kasi para mabasa ng computer yung hard drive, may umiikot na disk doon sa loob. Kaya hindi talaga recommended na galawin mo yung computer kasi physically pwedeng ma-jolt yung disk at tumama dun sa sides or something, magkaroon ng physical damage yung hard disk. Yung SSDs naman mas bago and mas mabilis sila. There are no moving parts. SSD, solid state drive. Actually, yung SSD, parang malaking RAM lang yun na mas mahaba yung memory. They basically use the same kind of memory. SSDs are much faster than hard drives and usually they're smaller. Usually, yung hard drives, 3.5 inches yan. Usually, yung SSDs na SATA are 2.5 inches. And I mentioned the SSD na SATA kasi may dalawang uri ng SSD. May SATA SSD and may M.2 SSD. Medyo nakakalito kaya medyo hinahinay lang tayo, medyo easing into the different kinds. So may hard drive, mas mabagal, mas maingay kasi may gumagalaw na parts, mas malaki usually. And then may SSD, mas mabilis, walang ingay kasi walang moving part, and mas maliit. Yung SSD, may dalawang kinds. May SATA SSD and M.2 SSD. Yung pinagkaiba nila, una, is the size. Yung SATA SSD is a 2.5 inch. Mas malaki lang siya konti kaysa credit card. I mean, sa slightly larger credit card. M.2 naman, mas maliit pa dun. Parang manipis lang siya na rectangle. Kung nakakita ka ng RAM stick, an M.2 looks like that, except maybe slightly thinner. Yung speeds lang nila, pareho lang. Yung SATA SSD tsaka yung M.2 SSD. Pero, and again, you know, medyo nakakalito,
yung M.2, may version ng M.2 na natinatawag na NVMe. And then yun, sobrang bilis nun. Mas mabilis kaysa sa regular M.2 and mas mabilis kaysa sa SATA SSD. Basically, yung NVMe, special memory yun, ginagamit niya yung PCIe lanes ng motherboard. Sobrang bilis nun data transfer rate because it's able to use PCIe kumpara dun sa mas luma na SATA standard or SATA format. Pero hindi lahat ng M.2s NVMe's. Hindi rin lahat ng NVMe's M.2, pero karaniwan ng NVMe's M.2. In fact, usually I just tell all the customers that all NVMe's are M.2, but not all M.2's are NVMe. There are exceptions to that first statement that all NVMe's are M.2's, but they're very rare. You won't usually find them here, and you know, kung consumer PC level ka, wag mo na problemahin. Just stick with the general rule that all NVMe's are M.2. Pero kung may mga regular M.2s na kasing bilis lang nung SATA. And dati mas mahal tong M.2 kahit SATA speed lang siya kasi mas maliit siya, mas manipis, and medyo may confusion pa rin. Narinig ng mga tao na M.2, iniisip nila mas mabilis. But that's not true. You need to get the NVMe M.2 to get that extra speed boost. But I've noticed lately that the suppliers have been pricing the M.2 SSDs at the same price as the SATA SSDs. To reflect na, yung bilis nila, pareho lang yan. It's just that iba yung form factor ni M.2, mas manipis. And if you want to get the super fast speeds of the M.2, you need to get an NVMe M.2. So, dami nagtatanong sa amin kung mas madali ba masira ang SSD. Kasi mas bago. And usually, kasama sa manufacturer specs, how many millions of times or something, you can read or write to an SSD. Pero bottom line, from practical experience, we've never had a customer bring back an SSD and saying na nag-fail tong SSD ninyo. Ako personally, mga 5 years na ako gumagamit ng iba't ibang uri ng SSD sa personal rig ko. Everyday, ino-on ko yan. Everyday, nagagamit. And no problems. I have it alongside a hard drive. And pareho silang walang problema. So, yes, you'll still find people saying na mas reliable pa din yung hard disk drive. But to be honest, I think that's old school thinking. Yung medyo nasanay lang dun, tapos di na maka-move on. On the average, SSDs, I've seen actually websites saying na mas reliable pa nga yung mga SSDs. All I can say is, from my personal experience and dito sa shop, at least kasing reliable yung SSD dun sa hard drive compared to the hard drive. And we always recommend, regardless kung anong build mo, kung pang office lang yan, kung pang gaming, kung pang editing, pang streaming, always get an SSD, even if just for the Windows, for the OS. Kasi sobrang laking quality of life improvement. Ang bilis talaga ng SSD compared to the regular hard drive. Yung usual na tanong din, pwede ba kang ipaghalo yung SSD tsaka HDD sa isang system? Yes, walang problema yun. Again, I don't know where this, kung saan galing tong parang huna-huna or yung myth na di pwede ipagsama yung dalawa sa isang system. Again, my own system has 2 SSDs and 1 hard drive. They're all installed properly, no problems. I've used it for years. I can game, I can stream, I can edit. There's really no problem at all if you have both an SSD and a hard drive or multiple SSDs and multiple hard drives in one system. So yun, medyo madali lang naman for internal storage. I hope nakatulong tong additional tips and thanks for watching. So I hope that these basic tips helped you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.